Wala akong masabi mga idol kundi atapang atao din talaga itong si Scotty. Sa panimula ng fourth quarter ay ginawa niya itong contact finish kontra kina Sanggalang at Calvin na naging 3-point play at kayon ang kaalamangan na lang ng Mavs ay baba na sa 7 points. Dito naman galing sa offensive board ay si Brownlee ang nagtitimon. Now, magsasagawa sila dito ng Bruce Brown Brooklyn Nets short roll. Hindi ito pinauso ni Bruce Brown mga idol, marami naman gumagawa nito sa NBA pero sa Brooklyn Nets kasi last year ay madalas ganito yung pinapagawa ni Steve Nash kay Bruce Brown. Kita nga natin si Scotty na nagbibigay ng slip para kay Brownlee. Hindi yan screen talaga dahil aalis siya kagad, kaya nga slip. Napaganda pa to noong umangat si Calvin kay Brownlee kaya ganang-gana talaga ang short roll attack ng Hinebra. Noong nabigay na nga doon sa roller na si Thompson, na-attract niya ang depensa ni Sanggalang at Paul Lee. Nasa gitna na kasi ang bola so takaw attention din talaga yan and ayun, dahil nga nag-commit si Sanggalang sa kanya ay nalibre si Japheth para sa soft jam. Sa mga pagkakataon na to mga idol, nakakadalawang offensive boards na ang Hinebra sa unang dalawang minuto ng fourth quarter. And since itong si Rakosevich lang talaga ang masasabi mong legit big man dyan para sa Magnolia, kailangan magtulungan talaga yung iba para ma-secure ang rebound. Busy siya dito na pinoprotektahan ang attempt ng kalaban at wala tayong nakikitang nagbabox out sa kanila. That's why nakuha na naman ng Jeans ang kanilang pangatlong offensive rebound ng quarter. 5 na lang ang lamang. Again, kaka-airball lang ni Rakosevich sabay kailangan talaga niyang kumaripas upang protektahan ang painted area sa kabilang side ng court. Pero nag-jogging siya rito at sinulit ni Scotty ang kawalan ng paint protection nitong lineup ng Magnolia. Sumusubok pa ng sneaky play itong si Scotty kontra kay Paulie sa mga pagkakataon na ito. Pero nakasabay naman si Paulie doon nung nandito na sa corner, na challenge din talaga ang depensa niya and ayun, wala na namang sumalo kay Rakosevich noong sinubukan niyang protektahan ang paint. Meron naman kaso late na si Rome De La Rosa. May nakabox out naman dito sa mga Hinebra players pero wala. Ito na ang kanilang pang-apat na offensive board ng quarter. Masasabi mo pa nga mga idol na parang over the back foul to mula kay Rakosevich eh. Pero no call na lang yan. And katulad nga kanina, takbo kung takbo ang Hinebra at in-impose nila ang inside presence nila. Wala dito sa frame yung Magnolia import and ewan, baka pagod na siya or something. And although nakaabot naman siya sa loob, ang lalim na nito masyado at yakang-yakan na ni Sistan yung mga ganyan. All na. Iba rin talaga itong si Scotty mga idol eh. Nasa kanila na talaga ang momentum nito at si Scotty ang literal na catalyst niyan. Matik ang taas ng confidence niya at pinapatira na nga siya rito ni Baroka ng mid-range shot dahil nagtatago siya sa ilalim ng screen. Not to mention na kung papasok nga si Scotty dyan ay hindi lang si Mark kundi si Sanggalang pa ang maaaring sumalubong sa kanya. Pero inatake pa rin talaga niya. And ayun, sa dulo ay si Justin Brownlee na ang nag-takeover at natapos ang laro sa score na 103-97. Pero hindi nga yan mangyayari kung wala talaga si Scotty at ang kanyang energy sa quarter na yun. Siya talaga ang kumana para sa team na ito upang magkaroon ng comeback at nagtapos siya with 14 points, 4 rebounds and 6 assists. Ano po ang masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.